Kita mo, yung isang kapatid natin na nakaraan doon, ngayon absent, sabi ko, magkaroon ka ng sarili mong restaurant. Sabi niya sa nanay niya, oh, restaurant daw kasi wala naman akong pera eh. Oh, kita mo, nagtuturo na kaagad. Huwag ka magturo. Sabi mo, amen! Yes, Lord! Paano magkayari? Bahala na si Lord. Dapat ganun, amen! Bahala na si Lord. Bahala na si Lord. Paano magkakaroon? Bahala na si Lord. Bahala na si Lord. May tao pa ho ba rito? Alam mo ba kung magkaminsan pinapadaan tayo ng Diyos sa kahirapan, pinapadaan tayo ng Diyos sa mababang kalagayan, humbling lang yan eh. Humbling. Number two, experience. At yung humbling na ito, at pati yung experience, inaayawan nito ng marami. Lagi ko sinasabi sa marami, ano ba nang binigay sa'yo? Pasalamatan mo, kainin mo, gamitin mo, suotin mo. Timil ka, magugulat ka. Lalaki na yan, tataas na yan, gaganda na yan, dadami na yan. Amen. Bubuti na, iinam na yan. Ganun lang ang technique. Tatapin mo lang. Kasi hinahumble ka ng Diyos eh. Pangalawa, binibigyan ka niya ng experience. Amen po ba? Eh, pag tinanggal mo yung pag-humble ng Lord, tinanggal mo yung experience ng Lord, walang mangyayari. Nakikinig pa ho ba tayo? Pero hindi habang panahon nasa baba ka. Hindi habang panahon nasa kahirapan ka. Amen! Isang araw itataas ka ng Diyos. And this is a true story. Yung ninang ni Joshua, ninang niya ito, nasa tagabataan. Siya ay nangangamuhan sa kanyang auntie. Ang auntie niya may grocery at may restaurant. And this is a true story. Despite na ang auntie niya may grocery at may restaurant, ang kinakain niya, auntie niya yun ha, ang kinakain niya na ulam, sardinas. This is true. Very, very true. Pero ang ninang na ito ni Joshua, dumating ang panahon, binless ng Lord ang buhay. At yung auntie ng ninang ni Joshua, bumagsak ang kabuhayan. And this is a true story. Dumating ang panahon, yung auntie naman ng ninang ni Joshua ang nangangamuhan sa ninang ni Joshua. Catch mo? Catch mo? Kaya mahirap umasa sa tao. Huwag kang umasa sa tao. Kung ang inasahan ko yung mga offering ninyo, yung mga love gift ninyo, inaasahan ko naman talaga yun. Huwag naman mo hindi ibibigay. Ngunit, itapatan tayo. Kailangan ko yun. Alam, nabayad ako ng patient fee. Sa bukas, dapat nabayad ako. Pero, kung aasa ka sa tao lamang at hindi sa Diyos, kulang! Amen! Umasa ka sa Diyos, sobrang-sobrang umahapaw. Pakinggan mo ito at paniwalaan mo ito. Huwag mo sabihin sa akin, taglamig ngayon, konti kita. Taginit ngayon, konti kita. Bagyo ngayon, konti kita. Sa Diyos, araw-araw, malaki ang kita. Anong masasabi mo ron? Okay lang ba kayo kung medyo pumapaling yung necktie ko, pumapaling yung tie clip ko at medyo it seems that I am losing my composure, my countenance. Is it okay to you? Minsan masyado tayong naglilimita sa Diyos! Nililimitahan natin ang Diyos! Hindi ka maniwala na ang Diyos mo ay malaki! Ang pagpapala mo hindi nakasandik sa ulan, sa lamig, sa init, nakasandik yan sa pagsunod mo sa Diyos. At sa paniniwala mo sa malaking Diyos, magpasalamat ka nga, may project na ganito na nasasabi ng totoo eh. Hindi natatakot na kung magkaminsan medyo nawawala yung gandang lalaki. Eh sa iba, bumulabulahin ka, uutoy-tuin ka eh. I am strongly believe. Tapos sabi nung nakikinig, pa-English-English eh, mali din naman ang grammar. Ano, I am strongly believe. I strongly believe, hindi, I am strongly believe.
Amen po. Amen po ba? Hello! Mahina ang kita ngayon. Taglamig, taginit, tagbagyo. Mahina, mahina ang kita ngayon. Sa Diyos, hindi hina ang kita mo! God will make a way what there seems to be no way. And He works in ways we cannot see. He will make a way for us. Amen. Sabi ng mga Israelita, babalik na kami ng Egypt, Moses. Kasi dito, kakainin kami ng mababangis na hayop. Dito, magugutom kami. Nasa harapan namin, dagat na pula. Nasa likuran namin ng mga Egyptian. Paano pa kami maliligtas? Susuko na lang kami sa kanila. Anong sabi ni Moses? Hindi! Anong ginawa ni Moses? Tinaas niya ang kanyang tungkod. At hinati niya yung dagat. Pa! Ganun lang yun. Ay hindi, pag tayo nataranta, wala na akong pera, wala na akong pera. Sis, pautang, brad, pautang, pautang, pautang. Ba't di ka muna at manahimik dyan? At sabi mo, utang na naman ako, dami ko na nga utang, di na nga ako nakakabayad, utang na naman. Palito ni patay, nadadamay, kawukutang. Patay na nga, dinadamay pa. Tawa mo ba rin? Bigla tatagay yung patay. O, ba't sinasabi mo, nangungutang ka na nga lang sa akin? Hindi totoo yan. Sabay, hindi ka. Hello! Don't panic. Peace, be still, and know that He is God. Mamahina ka muna sa akin dyan, manahimik ka lang dyan. Sabay kumanta ka na, alam kong may ginagawa ang Diyos. Alam kong may ginawa na ang Diyos. Tapos na ang kumawa ang Diyos. Eh, po ba? May tao pa ho ba rito? Mga minamahal, huwag mong tingnan ang magagawa mo. Tingnan mo ang kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Don't limit God. Amen? Palakpakan natin si Lord. Anong sabi ko? December. Sabi ko, Lord, January, magpe-first fruits ako. O, ha? Magpe-first fruits ako. January, kakalabi ko lang magpe-first fruits. Wala akong pera, pero magbibigay ako. Sabi ko, nakikinig po ba tayo? Eh, December pa lang, may nagbigay sa akin ng pera. Ito pa ho ba rito? Kaya, tinawag ko kagad si Pastor Rene. Pastor Rene, hindi ka, lakad tayo. Saan tayo pupunta, Pastor? Sa mall. Bibili tayo ng bagong latest model ng camera. Sige mo, sabi ko, first ko, January, December pa lang, nakapagbigay na ako. Amen! Amen po ba? Amen po ba? Amen po ba? Amen po ba? Huwag mo sabihin, hindi ka mag-first ng January dahil wala kang pera. Wala ka talagang pera. Pero kung gusto mo, bibigyan ka ng Diyos ng malaki at maraming pera. Kasi ni Pastor Rohan, kasi alam niyo kung bakit alam mo kung si Rohan Ian, alam niyo kung bakit binibigyan lagi ng kapahayagan ng Lord si Pastor Rohan Ian? Kasi napakapait na bata niya. And his two, her two kids can testify to that. Nakikinig talaga. Kaya lagi nangungusap sa kanya ang Panginoon. Ano sabi niya kanina, huwag ka na humingi sa tao, humingi ka na sa Diyos. Totoo naman. Amen po ba? Ang tao kasi, instrumento lang ng Diyos yan. Amen? O kaya kita niya mamaya, pag abot sa akin mamaya, ng, may mag-aabot sa akin ng sobre mama dyan, ang laki. Pastor, ito pang question fee ng mga anak mo. Kaya abot na yan. Kasi humingi ako sa Diyos eh. Diyos pa yung kakakalabi ng tao. Diyos pa yung so, anong number yan, sister? To have a blessed life. Deuteronomy 8:17-18. To have a blessed life. Para magkaroon ng pinagpalang buhay. But, remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability
to produce wealth. Ability, power to produce wealth. And so confirms his covenant, which is with their ancestors as it is today. Amen? So, number three, anong number yun? Number three, not only number three, to have a blessed life. Number four, to stand even against pressure. To stand even against pressure. Nakikinig po ba tayo? To stand. Palta mo kaya ng to. Misang no, mali-mali English ko eh. Pero pag nakapag-isip-isip na ako, hindi, na totoo lang, misang mali-mali English ko eh. Pag dumating na yung power sa akin, tumatama na yung English ko eh. To stand even against pressure. May tao pa ho ba rito? Di ba maraming problemang dumarating sa atin, tama? Sino ang walang problema? Sino ang maraming problema? Lalo na may dumating na mga problema. Mga problema. Wala naman tinatawag mga dumating na mga problema. Wala naman tinatawag. Di ba? Oh, at anong sabi ganun sa to stand even against pressure? 2 Corinthians 4:7. Nating 2 Corinthians 4:7. But we have this treasure in jars of clay. Nakakita na kayo ng flower vase. Yung flower vase, clay lang yan eh. Ano ang napapaganda sa flower vase? Yung bulaklak. Anong sabi ni Pablo? Putik lang ito, clay lang ito. Pero sa loob nito, merong biyaya. But we have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God and not from us. Nakikinig pa ho ba tayo? Para ipakita sa lahat na kung ano man yung power na meron sa akin, hindi ito sa akin, sa Diyos ito. Alam niyo ba sa buhay na ito, lagi tayong under pressure. Tama? Under pressure. But if we are overflowing with power of God, we can stand even we are under pressure. Nakikinig pa ho ba tayo? Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Huwag natin kalimutan niya. Mag-oo tayo ay makaka-stand against pressure if we are overflowing with God's power. And next, number five, God's power is immeasurable and incomparable. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi pwedeng sukatin at hindi mo pwedeng kukumpara kanino man. Ephesians 3:20, basahin natin. Now to Him, ngayon sa Kanya, kay Diyos, who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine according to His power that is at work within us. Alam mo, kahapon nagkikwentuhan kami ni Sister Yvonne. Sabi ko, Sister Yvonne, alam mo, nung panahon ng KOJM, walang pag-ani. Pero ito ang panahon ng pag-ani. Amen? Pati mga hindi natin tinanim, aanihin natin. Nagiginig pa po ba tayo? Nagiginig pa po ba kayo? Makinig po kayo. Wala kang gagawin kayo kundi humingi na humingi sa Diyos. Amen? Humingi na humingi. Pag sinabi ang Diyos ay nagpapagaling, ako yun. Merong surprise ang Panginoon, ako yun. Nagpapayaman ng Diyos, ako yun. Laging maging matako ka, maging greed ka. Pagpatungkol sa blessing ni Lord, ako yun. Sabi mo, ako yun. Ito ang panahon na humingi ka lang ng humingi. Huwag mong limitahan ng Diyos. Because God's power is immeasurable and incomparable. Now to Him, pakisabi now. Kailan kayo hingi? Now. Kanino? To Him, to God, to Jesus, who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine according to His power that is at work within us. Meron ka pangyarihan ng Diyos na gumagalaw sa atin. Napakalakas nun. Huwag na huwag mong lilimitahan ng Diyos. Huwag mong limitahan ng Diyos. Dahil ang kapangyarihan ng Diyos ay napakalaki, napakataas, napakalapad, napakalapad.
Dapat lagi ka lang bukas sa Lord, lagi ka lang open sa Lord. Just let it flow, Lord, just let it flow. Papayaan mo lang ang Panginoon. Hindi niyo ba napapansin kung hindi lang kayo maiinip? Pag-altar call, pag-buhol sa kapangyarihan ng Diyos at hindi kayo nainip, hindi niyo ba napapansin pataas ang power niya? Patindi ng patindi. Lalo na yung mga nasa harapan, daman-daman nila yan. Sumasalo lang sila, pero pag pinapanood ko na sa video yan, talagang grabe yung pinipit nila, yung iyak nila. Sumasalo sila, mamaya sila na yung sumusubsob. Sa tindi ng kapangyarihan ng Diyos, sa pataas ng pataas. Pataas ng pataas, palaki ng palaki. Ang pinakamaganda nga, matapos mo itong mapakinggan ngayon, panoorin mo ito sa Facebook o sa YouTube. At umorder ka pa ng sarili mong CP at lagi mong panoorin. Nang sa ganun tumaas ang pananampalataya mo sa Diyos. Nakikinig po ko ba tayo? Amen po ba? Nang tumaas ang pananampalataya mo sa Diyos. Tumaas. At abang tumataas sa pananampalataya mo sa Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos, tumataas din ang tumataas ang pagpapala natin. Ephesians 1:17-19. I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and the revelation so that you may know Him better. I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in His holy people. Pakisabi, glorious inheritance. At verse 19, and His incomparably great power. Incomparably great power. For us who believe, that power is the same as the mighty strength of Jesus, of God. Nahinginig po ba tayo? Naunawaan po ba natin? Masyadong malaki ang Diyos. Masyadong malakas ang Diyos. Masyadong makapangyarihan ang Diyos. Huwag nating limitahan ang Diyos. Pag sinabi ng Diyos na magligtas ka ng maraming kaluluwa, kaya mo yan. Pag sinabi ng Diyos na gagaling ka, gagaling ka. Pag sinabi ng Diyos, tatanggap ka ng himala, tatanggap ka ng himala. Hindi naman natin pinagmamalaki, alam mo ba ninyo, dumaan tayo ng mahabang panahon sa buhay pananampalataya at nagpapatuloy ng buhay pananampalataya. Magpapacheck up kami. Wala naman kami perang mga pulter. Pupunta kami ng center para walang bayad. Narisitahan kami sa center ang pambili ng gamot, pambili ng vitamina. Wala pa rin naman kami pera, pambili ng gamot at pambili ng vitamina. Ano gagawin namin? Wala, magtiwala na lang sa Diyos. At hindi naman kami pinipigo ng Diyos. Nakikinig ba po tayo? Naunawaan po ba natin? Ano po yung sinasabi ko sa inyo ngayon? Ang Diyos nyo ay malaki at makapangyarihang Diyos. Tay-tay-tay siya. Amen? Huwag nating lilimitahan ang ating Diyos. Maniwala tayo that God is able. Amen? Kaya na Diyos. Anong sabi ni Shadrach, Meshach at Abednego nung sinabi ni Haring Nebuchadnezzar, sa sandaling lahat ng uri ng music instruments ay tumugtog, lahat ng tao sa ilalim ko yuyukot sa pinagawa kong rebultong ginto. Actually, mukha yun ni Haring Nebuchadnezzar. Rebulto yun ni Haring Nebuchadnezzar. Meron tatlong kabataan, mga born again Christians. Sabi nila, hindi kami luluhod yan, hindi naman totoo ang Diyos yan eh. So nakarating kay Haring Nebuchadnezzar, totoo ba kayo, Shadrach, Meshach at Abednego, hindi kayo lumuhod sa rebultong ginto na pinagawa ko? Sa sandaling, hindi kayo lumuhod muli? Kayo itatapong ko sa pugon? Anong sabi ng tatlo ni Shadrach, Meshach at Abednego? Hindi kami pwedeng lumuhod yan. Kasi hindi naman tunay na Diyos yan eh. At ang Diyos namin ay may kakayanan, iligtas kami sa pugon na parusang iniyahanda mo sa amin. At kung sakaling hindi man kami iligtas ng Diyos, hindi pa rin kami sasamparyan. Hello, nakikinig pa ho ba tayo? Nakaraan lang may gera sa Sampuaga, Normisuari, MNLM faction, at ang mga gobyerno. Ilan ang namatay na sa pulis at sundalo? 8. Isipin mo, handa na ang mga
pulis, handa na ang mga sundalo na sandaling sila'y makipag-yera. Handa na rin silang mamatay kung kinakailangan. Pero hindi nila pangarap na mamatay. Pero nakahanda na sila. Dapat ganyan ka rin. Pag ikaw ay na-born, naging naglingkod, nag-full-time, no turning back, may tao pa huwa rito. Kay mamatay ka sa paglilingkod, kay mamatay ka sa pag-full-time, kay mamatay ka sa pagpapasting. It's okay, pinili mo yan eh. Pero hindi ka mamamatay. Amen? Bubuhayin ka ng Diyos at pagpapalain ka ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ng malaki. So ano yung number five? Ano yung number five? God's power is immeasurable and incomparable. God's power is immeasurable and incomparable. So, anong sunod na natin? Dito na tayo sa conclusion. Conclusion. Luke 24:48. Tinan ninyo. You are witnesses of these things. Meron pang sinabi sa kasunod. Ito. Hindi ko lang siguro na i-type. Ito ang sabi. Pakinig kayo sa akin. Magpapatotoo kayo sa buong mundo. Ngunit, manatili mo na kayo sa Jerusalem hanggang mabaruan kayo ng kapangyarihan. Nakikinig pa ba tayo? And listen very carefully before I close ito na pang-conclusion. Lahat ng bagay ay pwedeng mangyayari at mapangyayari sa tulong ng Diyos. Sabi ng Lord sa kanila, Luke 24:48 hanggang 49, you will be my witnesses to all of these things. But wait in Jerusalem until you are clothed with power from on high. Manatili ka sa Jerusalem para mabaruan ka ng kapangyarihan mula sa itaas. Nakikinig po ko tayo. Dito na po ako magwawakas. Tingin po kayo sa akin. Bago ka mag-exam, pray ka muna. Lord, hindi na ako makakapasa. Perfect, walang mali. Amen? Pray ka muna. Huwag kang padalos-dalos. Bago ka magtrabaho, pray ka muna. Amen? Lord, kalakasan mula sa iyo. Promosyon at biyaya mula sa iyo. Amen? Bago ka magnegosyo, pray ka muna. Bago mo gawin na isang bagay, humingi ka muna sa Diyos ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang tulong. Amen? Ng kanyang tulong. Naunawaan ninyo ako, huwag kang pabigla-bigla, huwag kang padalos-dalos. Lahat ng gagawin mo, hayaan mo na ang Diyos. Ayan, ayan. I am going to send you what my Father has promised. Ano man ang mga pinangako ko sa inyo, ibibigay ko sa inyo. Pero manatili muna kayo sa Jerusalem, sa city, until you are clothed with power from on high. That city is Jerusalem. Nakikinig pa ho ba kayo? Students, before you take an examination, pray. Before you go to work, pray. Before you drive, pray. Bago ano man ang gagawin mo, pray. Pray, pray, pray. Ask God's power. Ask God's wisdom. Ask God's anointing. Ask God's blessing. Amen? And the Lord will give it. Amen? Dahil lahat ito kayo. Alam ko may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Bow down your heads and close your eyes. Kung ako'y magtatapat sa Kanya ay susunod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Pagkat ako ay natapa sa susunod, alam ko ba?
pumasahin mo.